So creative, yes, and she is 2 5 2 5 7 4 1 9 0. We need is Prismarine. Down. Prismarine. And Chambato. Lagay na rin natin to. Kimi lang. So. Tuloy itong Heart of the Sea at ito yun lang. Win natin ito, papakita ko sa inyo ito, dito ito, ba't tayo ito na. Gawin natin pak, gawin natin survival, survival. Okay, assume yun na.
yun. Yan ang kalalabasan niyan. Itong yan yung recipe para makuha yung ano to, condut. Hindi ko alam to, basta yan. Yan yung recipe. Unang-una ito, ito, yung Heart of the Sea. Matatagpuan mo yan. Daga. Balik natin sa creative. Creative. Yun. Basta sa seed na inilagay ko, parang water world yan eh. Puro tubig, tapos maliliit lang na isla. Tapos maraming ano. Ito, matatagpuan mo tong Heart of the Sea sa mga shipwreck. Tapos ito, itong shell na to sa mga zombie. Magkikita mo sa mga binihawak-hawak nila, sa mga mobs, sabi pa. Kailangan mo lang mag-lockby papunta doon. Kung naka-survival mode ka, kailangan mo mag gumawa ng bangka. Yan. Naglalag ako. Meron yan dito eh. Malapit na tayo. Meron dito ang shipwreck. Yan yung dapat mong hanapin. Shipwreck. Ayan. Shipwreck. Shipwreck. Yan yung una mong dapat hanapin, yung shipwreck. Sa shipwreck merong isa to, nito isa ito muna ang buksan natin. Isang treasure chest. Kunin na lang natin. Sa pangalawang treasure chest. Ito. Ito yung ano, yung treasure map. Tapos mga books. Ayan. Tapos dito sa taas is meron din chest. Yun. Yung importante talaga yung treasure map. Kunin na rin natin yung emerald. Tapos yan. Kita natin yung treasure map. Punta natin. Kasi meron yung treasure. Kada yung treasure map. Tapos kada treasure map merong treasure chest. Yan lang kasi.
bukayin lang natin. Yun. Oh. Nag-text na yung chad. Yun. Kita na yung treasure chest. Ang laman ng chest. Ay Heart of the Sea. Merong Heart of the Sea. Nawasak ko. Shoot. Nawasak ko. Nawasak yung ano. Yan. Tapos saan mo nakukuha yung Heart of the Sea? Una, hanapin mo yung mga shipwreck. Tapos hanapin mo yung treasure map. Tapos hanapin mo yung treasure chest. At dito naman para gamitin to. Ipakita ko na sa inyo kanina kung paano buuhin yung ito. Paano to buuhin? Kailangan nyo hanapin na ito, yung prismarine na matatagpuan naman dito sa isang water temple na mahirap namang ano yun dito eh. Kailangan timing. Kailangan may timing. Dahil may mga nakabanda eh. Kailangan natin gawin ay kung maaari ay malayo-layo sa malayo-layo sa temple. Kailangan natin gawin ay ganito. Masabi na lang. Base lang yun. Kailangan ganyan yung itsura. Tapos ganyan na. Yun. Tapos ilalagay natin to at sisirain yung base. Yun. At kung naka survival mode kayo, iwasan natin mapunta dyan. Gawin natin survival mode.
Uy. May nagbato, naglalag ako. Puta. Naglalag ako. Uy. Ito, itong mga sambing to. Meron sa likod. Yan, nakakahinga tayo sa ilalim ng tubig. Maghanap tayo ng zombie na may shell. Actually, yung mga dolphin, kung nasa survival mode kayo, susundan nyo lang sila para mapunta sa mga shipwreck. Tignan natin kung hanggang saan yung abot ng underwater breathing natin itong condit power. May limit kasi ito. Let's go. Ano kung alam ay dito bubutasin. Tapos kunin mo yung sponge. Ayun na. Yan, nakaano na tayo. Ito yung problema dito, yung mining fatigue. Pero para ma-overcome mo yung mining fatigue, para di ka matablan ng mining fatigue, kailangan mong kalabanin yung mga halimaw dito. Yan, katulad nito. Yung mga bantay tawag dito. Yun. Patay. Ito, nasa limit tayo ng yun. Tignan natin kung mag-overcome. Puno yata yung ano ko. Hindi ko nakuha yung sponge. Doble-doble na kasi. Yun. So, kailangan lang mag-expire ditong ano, mga sobra 4 minutes na mining fatigue. Dapat ay lumayo ka muna. Lumayo ka dyan sa temple na yan. Mas magandang base ay dito para mas malapit lang. So that's for this video. That's all. Until to the next video naman tayo. Susunod naman. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe. Hit the like button.
And hit the notification bell para updated ka palagi sa mga bagong video. So, that's all. Thank you for watching. Yeah. Kaboom! Boom!